eto na guys, nakahugas na ako ng ating kawali para makapag-start na tayong magluto. Patuyuin lang natin. O I'm gonna use a paper towel to wipe it para madali po siyang matuyo. Then we can start to frying the bitter gourd and fork fat. Medyo late na rin kasi dito. Anyway guys, napakasimpleng luto lang ang ating ampalaya. Lalagyan lang natin ng taba ng baboy para maiba-iba naman. And ang ampalaya dito is not, hindi siya masyadong bitter. Masarap siya kahit steam mo lang or kilawin. Sino pong nakaka-relate yan? So ilagay natin yung taba ng baboy para mamantika siya or maluto sa sarili niyang taba. Para naman masarap yung ating ginisang ampalaya. Pero guys, remind ko lang, don't use over oil or don't use a lot of oil to frying a vegetable or anything. Kasi ang mantika hindi maganda sa ating heart. Yan. So ako, gumagamit lang ako ng mga konting mantika or just a little bit to enough fry something. Kung ano yung niluluto mo. Kaya yan, kung hindi po natin maluluto or makakagawa ng mantika sa tabang ito, lagyan po natin ng kaunting oil para ma-fry siya, maging brown. So, samahan nyo ako guys hanggang sa maluto ang aking ampalaya. Ayan, halo-haloin lang po natin. Para maging fair yung brown niya, hindi masunog. Ayan, napakaliit ng ating wooden na sandok. Ilagay na po natin yung bawang. Haluin natin, kasama na yung ating taba. Hindi siya nagmantika, so dadagdagan siguro natin ng mantika. Kasi hindi makakaluto ng bawang at sibuyas, konti lang. Pero, it's up to you kung sa inyo yan, kung paanong pagluluto ang gusto nyo. Pero ako, ito lang po yung aking way ng pagluluto para healthy din siya. Yung taba po ng baboy kasi dito sa Singapore, may separate siya na taba ng baboy, balat ng baboy, laman ng baboy, sa lahat. Naka-separate. So, ilalagay po natin ang ating onion ng sibuyas. Lutuin po natin together with taba ng baboy, bawang. Haluin lang po. Napakasimpleng pagluluto. Nanunutong na ang ating Pero ayoko na siyang dagdagan ng mantika kasi try natin maging healthy. Ayan. Medyo nagbabrown na siya o naluluto na. So, itadagdag na natin yung kamatis soon. Yung mga ampalaya lover dyan. Ayan, lagay na natin yung kamatis. I-try nyo po ito. Masarap siya. Kasi mas masarap yung ampalaya na mayroong konting taba. Tapos mayroon siyang itlog. Na dry siya. Hindi siya masabaw-sabaw. Gusto ko kasi yung dry. Kasi hindi naman ako palasabaw. Pero mas maganda kasi yung dry ba. Masarap kumain pag dry tapos mainit yung kanin mo. So, lagyan natin ng paper. Ayan. Lagyan natin ng paminta. Tapos, gagamit tayo ng Knorr Chicken na ayam brand. Halal siya na nabili din sa NTUC. So, mayroon din dito pero hindi siya the same ng lasa sa Pilipinas, yung mga magic sarap, nor hindi siya ganun kalinamnam.
ano lang siya, mild lang siya. Wala rin siyang alat. So, halal is means lahat eh pwedeng ano, lagyan or pwedeng yung mga Muslim pwede nilang gamitin. Kasi halal na. Walang halong ano, madaming chemical. Lagyan natin ng konting tubig. One bowl, small bowl of water. Para maluto yung ating kamatis. Para ating matiris na. Yung ampalaya ko is nabili ko sa Gilitas kasi yun lang yung malapit dito na bilihan. Pag kasi pumunta pa ako ng MTUC, so pupunta pa ako ng Clemente. Half an hour kang magbiyahe bago ka makakain ng ampalaya. So, mayroon naman dun, malaking masyado. Nalagyan na natin yung ampalaya. Tatlong maliliit na ampalaya. Yung tawag dito sa atin is ampalayang bilog. Kasi di ba may ampalayang haba. So, ito yung bilog na ampalaya. Bilog ba? Hindi bilog. Basta ampalayang maliit lang to. Hindi katulad ng mahaba. So, tatagdagan pa natin siguro ng tubig. One bowl, small bowl of water din. Para maluto yung ating ampalaya. Tatakpan din natin. Takpan natin ang ating mga 1 minute or 2 minutes. Ayan, after 2 minutes, ayan na siya. Kumukulo na. Haluin lang natin, medyo hindi pa siya luto. So, haluin lang natin para mag-impair yung kanyang, ano, yung kanyang luto sa ampalaya. Para luto siya lahat, hindi lang yung ilalim. So, takpan po natin uli. After 1 minute. Kaya 1 minute na po, ayan na, nasa ka na kayo dyan. So, ayan. Luto ng ating ampalaya, nasunog na ata. So, haluin natin dahan-dahan para hindi naman mabitak yung ating ampalaya. Haluin lang natin. Tapos, ilagay na natin yung egg soon. Ilagay na natin yung egg. Haluin natin. Haluin lang po para maluto na. Ayan, dito na yung ating ampalaya. Takpan lang natin saglit. Then, after 3 seconds, ayan. Luto na. So, ilagay na natin sa ating plato para tayo makakain na. So, ito na po. Luto na po ang ating ampalaya with 4 taba and egg na din. So, simpleng pananghalian para sa simpleng OFW po.
Kain na po tayo. Ayan, ayusin lang natin. Makuha natin lahat para naman mailinisan natin tong kawali bago naman tayo pumasok sa ating kwarto. So, ito na guys ang aking ginisang antalayawi. Taba ng baboy. I-try nyo guys. I'm sure na magugustuhan nyo. Masarap po siya. Napakasimpleng luto. So, thank you guys. Kain na po tayo. Thank you so much for watching. And please, don't forget to subscribe.